Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-apat ng Mayo, taong 2023. Ang kagalakang nagmula sa Diyos ay hindi mabibigo. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso nang higit kaysa kanilang tinatangkilik, nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsidami. Awit ang kabanatay 4 at ang talatay 7. Ang Kristiyano ay hindi dapat magtakda ng masyadong mataas na halaga o umaasa ng labis sa isang masayang paglipad ng damdamin. Ang mga damdaming ito ay hindi palaging tunay na mga gabay. Dapat na pag-aralan ng bawat Kristiyano ang paglingkuran ng Diyos mula sa prinsipyo at hindi pinamumunuan ng damdamin. Sa paggawa nito, ang pananampalataya ay may isa sa buhay at lalago. Ang pakiramdam ay hindi pananampalataya. Magkaiba ang dalawa. Ang pananampalataya ay dapat nating pag-usayin, ngunit ang masayang pakiramdam at ang pagpapala ay sa Diyos nagmumula. Kung ang Kristiyano ay mamumuhay ng isang mapagpakumbaba, buhay na mapagsakripisyo sa sarili, kapayapaan at kagalakan sa Panginoon ang magiging resulta. Ang kaligayahang hinango mula sa mga mapagkukunan sa lupa ay nababago gaya ng maaring gawin ng iba't ibang mga pangyayari. Ngunit ang kapayapaan ni Kristo ay isang patuloy at namamalaging kapayapaan. Hindi ito nakadepende sa anumang pangyayari sa buhay, sa dami ng makamundong pag-aari o sa bilang ng mga makalupang kaibigan. Si Kristo ang bukal ng tubig na buhay at ang kaligayahang iginuhit mula sa Kanya ay hindi kailanman mabibigo. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.